Samantala, nagpaliwanag naman ang Philippine National Police matapos batikusin ang tila umani special treatment sa suspect sa pananagasa ng isang security guard sa Mandaluyong City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Police Major General Valeriano De Leon, PNP Director for Operations, na sa pagkakaalam niya, nagkataong dumadalo sa isang event si PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa multipurpose center sa Campo Crame kung saan din isinasagawa ang ilang mga programa ng media. Nag-research umano ang kampo ni San Vicente at napag-alamang may live program ang PNP kaya ginamit nila ito sa kanilang paglantad. Dati na umanong nakikipag-ugnayan sa pulisya ang kampo ni San Vicente pero ayon sa abogado nito, mas nais nilang isang panalang ang kaso sa kanila ito sasagutin. Yung kaso po ay na-file regularly, no? So the police is just waiting for the paglabas ng warrant of arrest. Kaya lang, because this was the subject dito sa ating social media, alam niyo naman yung power ng social media. And so, this pushed the suspect, yung mga family, to come in the open. At yun nga, napanggit pa nga ni Atty. Macalino na just file the case and we will just answer it. Kaya lang, siyempre, yung pressure ng social media.